In the Catholic Church, we celebrate Mass every day except on Good Friday. You are here at the cathedral, but there is no Mass today. And when you see the rituals of Good Friday, you will understand that this is only a prayer assembly, a prayer service. There is no Mass today. The most important part of the celebration is our veneration of the cross. When we venerate the cross, we will approach the cross without our footwear. Kung nakasapatos, tanggal ang sapatos. Kung nakachinelas, tanggal muna ang chinelas. Haharap tayo sa banal na krus na walang suot sa paa. Tanda na tayo ay nakatayo sa isang banal na lugar. Dahil tapos na po ang pandemic, hahalik na tayo sa krus. Yun ang tanda ng ating pagpapahalaga sa krus. Pero ngayon pa lang po ay gusto ko nang sabihin sa inyo, delikado po ang humalik sa krus. Tanungin niyo kung bakit, sasagutin ko kung bakit. Sapagkat hindi po iniutos ni Jesus na halikan natin ang krus. The Lord did not tell us to kiss the cross. The Lord told us to carry the cross. And carrying the cross and kissing the cross are two different gestures. Sabi ko, delikado. Bakit ho delikado? Because if you kiss the cross this afternoon and not carry the cross later, you are calling judgment on yourself. What will it matter if you kiss the cross but you are not willing to carry the cross? When you kiss the cross, whisper to the Lord and say, I am willing to carry my cross. Mahirap tanggapin na kailangan tayong magpasa ng krus. Pero yan ang totoo at hindi natin maaring ihiwalay sa buhay Kristiyano yung utos. Sumunod ka sa akin, pasanin mo ang krus mo. Wala hong sinabing lagyan mo ng bulaklak. Wala hong sinabing lagyan mo ng kandila. Wala hong sinabing lagyan mo ng pabango. Wala hong sinabing gandahan mo yung pagkakaukit. Ang sabi ng Panginoon, carry your cross. Nung sinabi ng Panginoon na dalhin natin, hindi lamang dalhin na bitbitin, kundi pasanin natin ang ating krus. Ano ang ibig sabihin nito? Ang unang ibig sabihin na pasanin mo ang krus ay ito. Ganyan talaga yung buhay. Ang problema, ang pagkatalo, ang frustration, ang disappointment, masaktan, lokohin, pagtaksilan, pagsinungalingan, nakawan, pagbantaan, ikulong, ganyan talaga yung buhay. We will not be able to go through life without going through pain, without going through difficulties, without going through sickness, without going through problems. Such is life. So when the Lord told us, carry your cross daily, the Lord knew that the cross will not be difficult to find. The Lord knew that the cross will not be difficult to find because the Lord knows that it is our inheritance as human beings to carry our cross. That pain is part of humanity.
That getting hurt is part of humanity. That frustration, disappointment is part of humanity. That betrayal and loneliness is part of humanity. And for as long as we are here on earth, we will not be able to experience fullness of happiness, fullness of joy, because fullness and happiness and joy can only be found in heaven, face to face with God. Ang unang tandaan mo, kapag gusto mo nang magreklamo, bakit ang dami-dami kong problema? Hindi kita bibigyan ng solusyon, hindi kita bibigyan ng sagot, wala akong remeding ibibigay sa iyo, ang sasabihin ko lang sa iyo, ganyan talaga. Ganyan talaga ang buhay. Ang pangalawang aral na turo sa atin ng pasanin mo ang krus ay sinasabi sa atin ng Panginoon, pasanin mo ang krus. Pero sinasabi rin ng Panginoon sa atin, huwag kang magdadamay ng iba. May krus ka, pasanin mo. May krus siya, papasanin niya. Huwag mo ipasa yung krus mo sa kanya. Huwag kang mandamay. Kanya-kanya kayo. Ganoon lang kasimple. Bakit? Ang totoo ho kasi, kapag masakit ang ulo mo, gusto mo lahat masakit ang ulo. Kapag may problema ka at masungit ka, gusto mo lahat ng tao masungit. You want everybody to be unhappy when you are unhappy. You want everybody to be sick when you are dying. You want everybody to suffer when you are suffering. When the Lord told us, carry your cross, the Lord also told us, do not pass your cross to others. Carry it courageously and bravely. Ang unang aral, talagang ganyan. Pangalawang aral, huwag kang mandamay. Pangatlong aral tungkol sa pagpapasa ng krus ay katulad ng Boy Scout, laging handa. Ang pangatlong aral ng krus, laging handa. Laging handa para saan? Kasi pag binigyan ka ng krus, binigyan ka ng problema, humanda ka kasi may darating pa. Laging handa. Huwag kang tumakas, huwag kang magtaka, talagang ganun. Pero laging handa kasi laging handa rin na baka biglang may bagong pagkabuhay. Laging handa sapagkat mayroong sorpresa ang Diyos at sasabihin sa iyo, bigla-bigla, tapos na! In other words, laging handa, be ready for more crosses. But laging handa, be ready for surprise Easters. Laging handa, maliit o malaki, tatanggapin ko. Ganyan talaga eh. Pero laging handa kasi naghihintay pa rin ako at alam kong may darating muling pagkabuhay. At minsan ang muling pagkabuhay ay darating hindi lamang pagkatapos ng tatlong araw. Baka pagkatapos lang ng tatlong oras ay sabihin sa inang Diyos, surprise! Andito ko, bless ka, malaya ka na, wala na ang kirot, wala na ang problema. Pero baka sabihin din ng Diyos sa iyo, surprise! Hindi ka pa gumagaling sa problema mo, ito pang isa. At ito pang isa, at ito pang isa, lagi kang handa, anuman ang ibigay, sapagkat talagang ganyan. Paghalik natin sa krus ngayong hapong ito, ulitin ko sa inyo, mag-iingat kayo. Kasi baka ibulong nyo sa krus, Panginoon, sana po malutas na yung problema ko. Baka tadyakan ka nung nakapako sa krus. Sapagkat sasabihin sa inyo, Jesus, hindi ko kailangan ng halik mo.
ang kailangan ko ay pagpapasan mo. So do not ask the Lord to take away your cross. Do not ask the Lord to take away your difficulty. Do not ask the Lord to wipe away your tears. Talagang ganyan. Just say to the Lord, talagang ganito nga ho. Pero salamat po kasi hindi naman kayong may kasalanan, pero kayo ang nadamay. Ako may kasalanan, pero nandadamay ako ng iba. Kayo walang kasalanan, idinamay ninyo ang inyong sarili dahil sa pagmamahal sa akin. Salamat po. Pero ibulong din natin sa Panginoon, lagi po akong handa. Kung dadagdagan ng pabigat at magkapatong-patong, laging handa. Amen, Lord. Pero lagi pa rin akong handa, umaasa, nagtitiwala, sapagkat alam ko, ang muling pagkabuhay ay darating na hindi ko inaasahan. So kiss the crucifix, kiss the cross, venerate the cross. But, I say it again, what is the value of kissing the cross if you are not willing to carry your cross? The kiss on the cross can only be proven if you are willing and courageous and faithful, cheerful in carrying your cross. Talagang ganyan. Huwag kang mandadamay. Lagi kang humanda, anuman ang kanyang pagdalaw sa buhay mo.